Magandang umaga, Tita Susan. Yes, I Mateo, miss you so much. Yeah, well, welcome back. Thank you naman at ikaw ay nakadalaw ngayon. Wow. Oh, eto, Mateo, alam mo ba, dahil wala ka matagal, alam mo ba, bagsak na presyo ng kamatis ngayon dahil harvest season. Tamang-tama. Alam po namin yan dahil restaurant business yes, namin. At kamatis is a very, very important ingredient ng Italian know. Restaurant po. Dapat lagi meron sa restaurant mo to, di ba? So very, very good. Pero yung ibang mga farmers po, kamot-ulo naman dahil sa sobrang dami po ng supply tinatapon, na yung mga ibang mga kamatis nila. Okay, so ito po ang mga tanong ng mga iba. Ano ba pwedeng gawin ng mga kamatis para hindi masasayang, Tita Susan? Ah, pwede mo itong i-dry? Dry. Dry, okay. O kaya gawin mo parang yung sauce? Sauce? Tomato sauce? Sauce. Siyempre, una dyan, pwede ka magluto ng kinamatisan. Yan yung masarap, Tita. Alam mo yan? Sabaw yan, di ba? Ay, bahala ka. Okay, mukhang yan ang aalmusalin ni Nakaloy at Jenzel na nakikiharvest sa taniman ng kamatis. Good morning, Kaloy at Jenzel. Dami kamatis yan, Kaloy, ha? Hello! Yes, oo. Ang lawak-lawak nga nitong tomato farm ko. Nasaan kami? Nandito nga kami sa isang tomato farm sa Lagarlan, Laguna. Kung saan nga, harvest season na ng kamatis. Di ba, Jenzel? Yes! Naku, mga kapuso, kung nakikita nyo lang itong kung nasaan kaming farm ngayon ni Kaloy, itong nasa likod ko, 6,000 na tanim lang naman ng kamatis. Itong nasa... Itong buong lawak na to. Yes, kaya naman sobrang dami. At mura ng kamatis ngayon. Ito nga sa likod ko, meron naman tayong mga na-harvest. Gabundok na kamatis. Ito na, oh. At napaka-fresh. At since madaming ang supply, murang-mura nga ito ngayon lahat sa pamilihan. Pero, syempre, para magpaturo tayo kung paano yung proper way ng pag-harvest, makakasama natin yung mismong owner at yung nagtanim mismo nitong mga kamatis. Walang iba kundi si Sir Noel Barba. Ayun! Morning, sir! Dito, join us. Halika. Yes. Sir Noel, magandang umaga po. Proper na pag-harvest natin ng kamatis? Una po kasi yung... I-check muna, no? Oh, pag yung mapula na yung kamatis, pwede na siyang harvestin. Okay. So mga ilang buwan bago siya pumula yung kamatis? Bali, 2.5 months po. Ito. Ganong okay, katagal bago mag-ano? Parang ito pwede na po ba? Ma-harvest. Ayan po yung ganyang pula na po. Katulad naman. Ayan. So sir, pwede niyo po ba ituro paano ang pagkuha natin? Oh, kasi pag kami ang pumitas niya, baka kasama yung ano. Kunin niyo lang po yung mismong tangkay. Pinipitas po. Ganun lang kabilis. Kabilis lang pala, no? So, itong mga green na ito, gano'ng katagal po bago siya mamula-mula? Siguro mga 1 week po yan, mga ganyan. Okay, so yung mga ganito, 1 week pwede na ulit. Kaya naman pala talaga ang dami ngayong na-harvest nila, Sir Noel. Kanina, actually, nung hindi pa namin nakakausap Sir Noel, nag-harvest siya at siya yung nakakuha nitong mga kamatis na meron tayo ngayon dito sa likod. Pero syempre, since may na-harvest na tayo, dapat makakahanap tayo ng paggagamitan nitong mga kamatis na to. At tuturuan tayo mismo ni Sir Noel ng iba pang pwedeng gawin sa ating kamatis. Sir Noel, punta tayo dun sa ating lamesa. Meron tayo dun, meron kayo isa-serve sa amin, di ba? So meron ito, po. Sir Noel. Tara. Every morning na kapag-harvest kayo kasi everyday, so sobrang dami ng kamatis na nandito. Okay. Bali po, thrice a week. Thrice a week na kapag-harvest kayo. Ayan. Dito, join me here, Sir Noel and Jenzel. Ano ba yung gagawin natin? Balita ko, kinamatisang... Kamatis po. Kinamatisang manok. Okay. Ang sarap. Puro kamatis talaga. Game, ano pong gagawin natin, Sir Noel? Ilalagay lang po tayo ng langis, tapos magigisa. Okay po. Ay, usual gisa. Kunin natin yung bawang. Yan, lagay natin. Sige, diretso nyo na. Mainit na yung ating kawali. The usual. Kasi matanong ko, dahil marami nga po kamatis ngayon at harvest season ngayon, magkano naman po ang presyo ng kamatis? Ang bayad po sa amin, sa amin pong farmers, bali 44 per kilo. 44 peso per kilo? Ano size nun? Depende sa size or lahat na yun? Kasi diba pag mas malalaki, mas mahal siya. Yung pong good. Yung good na yun. Oh, okay. Good meaning, malalaki po yun. Malalaki na yun, 40. Pwede na rin. Alam mo, itong ginagawa natin, kinamatisang manok. So, meron tayong mga, nilagay na natin bawang, sibuyas, at luya. Ayan, ano manok next? Na ang lalagay natin. Go, Chef Jenzel. Wow, okay. Ako na. Tapos yung manok na. Itulungan ko na. Alam mo, ang bilis ng recipe na to. Alam mo, instead, aside from kinamatisang manok, meron tayong iba pang pwedeng gawin sa kamatis, no, mga kapuso. Instead na, kasi since ang mura-mura niya ngayon sa pamilyan, pwede rin tomato juice, tomato... Yes. Ketchup! Yes, tomato ketchup, puree. Tomato sauce, spaghetti. Perfect. Oo, actually, pwede ka gumawa ng fresh na pasta gamit yung tomato na. Hindi mo kailangan ng preservatives pag gumagawa ng pasta. Ayan. Lagyan na natin yung main ingredient, syempre. Itago kay sir, Sige na po. Kamatis, let's go.
All right, go Jenzel. Mix that thing. Pwede din itlog na pula na may kamatis. O, di ba? Ay, ang sarap. Perfect na pang breakfast. At isa pang pang breakfast. Itlog. Samahan mo ng kamatis. Pinritong itlog. E di omelette ka na, di ba? Yes. Oh. Ito, ano po ba? Tama po ba po, sir? Go. Ito dahil doon din. Si, actually, si Jenzel may background sa pagluto ng wow, ganito. Wow. Oh, so, after ng sili. Sir Noel, ano pong gulay, next natin gulay gagawin? Ito na pong gulay. Pagkatapos natin ilagay lahat yan. Ito na pong gulay. Okay. Yung gulay naman. Lagay ko ba lahat, Sir Noel? Hindi na po, yan na po. At ito na, parang ito na gusto ko ng tikman. Ayan, makikita na natin ang lutong kinamatisang manok. This is the final product. Si Sir Noel, medyo may pagka-shy type. Alam ko, gets ko. Pagkatapat ko camera, medyo nahihiya pa rin ako. Pero ito na. Alam mo, Jenzel, come closer here. At yes. Itikman namin, Sir Noel. Ito yung naigawa mo kanina, di ba? Mm-mm. Ito, mga kapuso. Isa to sa mga pwede niyong gamitin sa mga kamatis na pwede niyong bilhin ng mura ngayon. Oo, since ang dami ng supply, huwag niyo itatapon, mga kapuso. Perfect to ngayon. Alam, katikman natin. Harap ng kamatis, parang fresh na fresh. Ako didiretso ko dito. Gusto ko matikman yung sabaw na diba? May kamatis. Lasa mo yung asin na medyo matamis. Yes, at ang sarap. Alam mo, walang preservatives na kasama yung kinakain natin. Yes. Mga kapuso, for other food adventures at farm visits, tutuklasin niyo pa masang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit!